Sa pinakahuling tala ng Department of Health, umabot na sa mahigit 104,000 ang nabiktima ng dengue sa bansa ngayong taon. Mahigit 700 sa kanila ang namatay. Isa sa mga probinsyang maraming kaso ng dengue ang Iloilo. Halos 500% ang itinaas ng bilang ng kaso ng dengue rito kumpara noong 2011. Ugat pa rin ang problema ang pagdami ng lamok na Aedes aegypti na isang carrier ng dengue. Sa ibang lugar, pahirapan pa ang gamutan sa mga biktima. Ang ilan kasi, dinapuan ang mas malakas pang strain ng nakamamatay na sakit. Ito ang serotype 4 na dengue strain na mas mabagsik umano. Nagdi-develop ng immunity sa sakit ang mga dinapuan na ng serotype 2 at 3 na dengue strains. Pero kapag ang serotype 4 na ang dumapo sa kanila, mas madali silang kakapitan nito. Inaasa namang magkakaroon na ng dengue vaccine sa loob ng 2 taon. Ganun pa man, baka limitado lang din daw ang epekto nito dahil ibang strain ang ginagamot nito. At hindi pa man nasusolusyonan ang dengue, may isa na namang nakamamatay na sakit ang lumitaw na galing din sa lamok. Ang chikungunya, isa sa mga probinsyang tinamaan ang Bicol. Noong Oktubre, umabot sa 28 ang naging kaso nito sa bayan ng Rapu-Rapu. Bago man sa pandinig, matagal na raw ang sakit na chikungunya sa bansa. Halos pareho raw sa dengue ang mga sintomas ng chikungunya. Ang Department of Health, paulit-ulit na ipinapaalala ang mga paraan para makaiwas sa dengue at chikungunya, ang 4S. Una, search and destroy. Alisin ang mga bagay na pwedeng pamugaran ng lamok, gaya ng mga nakatambak na gulong, lata, bote at tansan. Ikalawa, self-protection. Magsuot ng mahahabang damit at gumamit ng mosquito repellent. Ikatlo, seek early consultation o kumonsulta agad sa health center o ospital kung may lagnat na ng 2 araw at rashes sa balat. At panghuli, say no to indiscriminate fogging. Dapat lang daw ito isagawa kapag may outbreak na. Bukod sa lamok, isa pang peste sa bansa ang mga daga. Dala ng daga ang panganib ng leptospirosis. Ang leptospirosis ang sakit na nakukuha mula sa ihi ng daga na humalo sa tubig paha at pumasok sa katawan ng taong may open wound o sugat. Nasa kalagitnaan pa lang ng taon, mahigit 100% na ang itinaas ng bilang ng mga nagka-leptospirosis kaysa noong 2011. Dito sa Luzon at Visayas, bukod sa mga bagyo, lubos na nanalanta ang hanging habagat. Nag-iwan ito ng lagpas bahay na baha na inabot ng ilang linggo sa ilang lugar. Kaya ang mga nabiktima ng leptospirosis dagsa sa mga ospital. Bagamat may gamot para rito, mas mainam pa rin ang pag-iwas sa naturang sakit. Payo ng DOH, iwasang lumangoy o lumusong sa baha at maruming tubig. Kung hindi maiiwasang lumusong, gumamit ng bota at guantes. Nagdulot din ang takot sa marami nating kababayan ang isang uri ng enterovirus sa bansa. Bago na pabalitang may posibleng kaso nito sa Pilipinas, umabot sa mahigit 50 bata ang namatay sa bansang Cambodia dahil sa naturang virus. Ang enterovirus 71 o EV71 ay nagdudulot ng iba't ibang sakit tulad ng foot, hand and mouth disease, encephalitis at respiratory diseases. Kumakalat ng virus sa pamamagitan ng direct contact sa secretions ng isang pasyente tulad ng laway o sa dumi. Walang vaccine o gamot para sa EV71, kaya payo ng DOH, laging maghugas ng kamay at panatilihing malinis ang katawan. Siguro hindi maayos ang pagkakatapon ng mga diaper ng bata, tissue at iba pang personal na gamit. 2 pasyente ang napaulat na posibleng dinapuan ng EV71 virus noong Hulyo. Kinalaunan, nagpositibo ang isa sa kanila. Sa kabutihang palad, gumaling naman agad ang sanggol mula sa Davao. Hindi rin siya nakahawa ng iba pa. Isa pang bata mula sa Binget ang nagpositibo sa EV71, pero gumaling din.